Okay, good afternoon sa inyong lahat. Ako nga pala si Jason Cuito Katawasan from Barangay San Policarpo, Calbayog City. So, ngayon gagawin ko kung paano natin install yung closed circuit television or CCTV. So, sa CCTV, mayroong dalawang uri ng camera na ginagamit. Ito yung bullet type, ginagamit siya sa labas ng bahay. Ito, dome camera, ginagamit para sa loob ng bahay. Kasi ito, limited lang yung nakukuha niyang ano? Ano? Nakukuha niyang capture. Motion or? Capture. Then, ito yung monitor, TVR, hard disk. Ang hard disk, sa ngayon, yung panahon, yung dating, yung una pang labas na ano, is, meron siyang, ikaw mismo yung mag-delete ngayon, meron nang ginawa yung ating mga researcher para automatic delete after 15 days. So, ito yung tinatawag na mouse. Okay, ngayon, control, i-install ko na ang aking CCTV. So, una kong gagawin is, kukunik ko yung BNC sa camera natin. So, ito yung proper na pagpasok ng BNC. Dapat ganon, then twist para magkaroon ng interlocking or magnetic lock para hindi siya matanggal sa mga bagyo o mga ibon na nakaano dyan. Then ito yung male adapter. Pinapasok siya sa female adapter. Sunod. Ito yung BNC papunta sa DVR para magkaroon ng convert, para ma-convert natin yung 220 volts to 10 volts or 12 volts DC. So meron ditong tinatawag na power supply or adapter na mayroong 10 volts DC. Sunod, yung pangalang camera, ganun din yung gagawin natin. Siyempre, unahin natin yung BNC, then twist. Yung BNC, yung function niya ay quick connect, quick release. Sunod, ito. Ganun rin yung gagawin natin papunta sa DVR. Ito, power supply din na 10 volts DC or 12 volts DC kasi yung camera natin is yung kaya niya lang niyang kontrolin is 12 volts DC. Then next, para magkaroon ng input ng ating monitor, siyempre lagyan natin ng VGA. So, dapat i-lock natin para hindi, para tighten siya. Hindi basta-basta maano. Kahit tugot-tugotin ng mga kabataan sa ating bahay. Hindi siya basta-basta makugot. Then, the mouse. So, yung mouse, ginagamit siya para i-control yung monitor ng ating monitor. Cursor. Or cursor. Then para magkamayroon ng power supply yung ating DVR, syempre nilagyan din natin ng adapter. Power supply adapter. Then next, para magkamayroon ano yung ating monitor, nilagyan din natin ng power supply na 220 volts AC volts current. So, yan lamang po. Susunod nating pagkikita. Paalam. God bless sa inyong lahat.
Thank you.